Hindi pa to nakakakita ng sinag ng araw. Hindi pa nakakaramdam ng init. Hindi pa nakaka-experience ng company ng mga kasama. Makakaramdam ka ng hila na hindi mo maiiwasan mapunta doon. Hindi mo alam kung ano to, pero itong kung ano na nagliliwanag ng sobra sa deep ocean, malabo naman maging masama, hindi ba? So ikaw, ang nag-iisang prey ng anglerfish, dumiretso sa trap. Naabot mo na ang liwanag, inusisa ni laro-laro. Sa unang pagkakataon, nakakita ka ng bagay na nakakatuwa. Kahit na isda ka lang, gusto mong tumawa at magkigil. Tapos bigla-biglang bumuka ang malaking bunganga nito, parang mga karayom sa tulis ng ngipin ang bumalaga sa iyo. Tapos biglang nagdilim na ulit. Sa oras na to, panghabang buhay na. Ang female anglerfish ay isang nakakatakot na nilalang na malabangungot na naghahasik ng lagim sa deep sea. Dahil sa kanyang bioluminescent lure, naa-attract nito ang mga prey at kinakain niya syempre. Walang pake kung ang biktima doble ng sarili niyang size. Pero kung yun ang mga babae sa anglerfish, ito nga yung weak sex, ang miyembro ng species na dapat mahinhin, charming at mapagmahal. Papaano pa ang lalaking anglerfish, di ba? Well, kakaiba sa mga babae, ang male ay hindi nakakatakot na predator. Wala tong killer instinct, walang pangil, walang matinding ngipin, at ironically, mas maliit. Hindi tumagka-hunt, hindi papatay. Kung macha-challenge man, ni hindi nito mapoprotect ang sarili laban sa isang goldfish. In fact, ang male ay para lamang isang pares ng underdeveloped testicles na may palikpik at saktong sensory organs lamang para makadetect ng konting ilaw at amoy. Ang sole purpose lang nito sa buhay ay humanap ng babae na hindi madali lalo na sa kailalilaliman ng karagatan. Sa lalim na yon, sobrang dilim na kawalan ang naroroon at walang garantiya na makakahanap nga ito ng ibang isda lalo na sa isang kapares. Pero ang sense of smell nito ay sobrang acute na kaya nitong madetect ang amoy ng pheromones ng babae. So, may chance ito. Nakabase na lang ang lahat sa paglangoy noon sa kadiliman ng dagat. Umaasa na mahahabol ang naaamoy at makakakita ng liwanag galing doon. Yun lamang ang kailangan nitong gawin at kaya nitong gawin. Meron tong malaking liver na kaya siyang masustain ng ilang buwan. Hindi to hihinto kahit kumain niya sa ngalan ng pag-ibig. So, langoy lang to ng langoy, nababalutan ng dilim, mabagal pero sigurado, gutom na pero langoy pa rin. Habang sinasagat ang limitasyon ng liver nito. Pero kung suswertihin talaga, makakahanap ito ng papae. Kapag may nakita na, ang matinding urge na kagatin to lalamunin ng lalaki. Lalapit to doon at kahit na alangan pa, hahalikan niya to. Yayakapin, sisipsipin to gamit ang maliit niyang bibig. Pero hindi magiging halimaw talaga ang babaeng anglerfish kung happy ending ito. Habang nakasipsip ang lalaking anglerfish ay nagsisimulan ang bangungot, ang labi at mukha nito ay natutunaw na. Tapos ang mga mata, ulo, palikpik at ang internal organs. Magme-merge ang male anglerfish sa katawan niya at magiging parte nito. Kaya ng tentacles, ang blood vessels ay pinipenetrate ang katawan ng lalaki. Nag-i-establish ng permanenteng koneksyon. Ang nutrients at hormones mula sa katawan ng babae ay papasok sa lalaki na nagpapanatili doon ng buhay. Magpapalaki ng testicles nito pero nagiging isang permanenteng sperm factory na lamang ito. Dahil sa parehas ng may male at female reproductive organs, ang lady anglerfish ay meron na ang lahat ng kinakailangan nito para mag-reproduce at masustain ang malupit na life cycle sa future generations. Pwede siya maglabas ng sperm at eggs sa open water kung kailan niya gusto. Pero huwag mong iisipin masaya na siya.
ang isang pares ng testicles ay hindi sapat para sa babaitang ito. Susubukan niyang mag-absorb ng maraming lalaki hanggat kaya niya. So hindi na bago kung may makitang female specimen na may nakakabit sa kanya hanggang 8 lalaki. Ang sexual parasitism o sexual symbiosis ay isang uri ng specialized reproduction na makikita sa deep sea anglerfish kung saan nag-o-occur ito sa nasa 20 species. Ang mga species na to ay nagpapakita ng matinding sexual dimorphism. Ibig sabihin nun, ang babae ay mas malaki sa lalaki. Aabot nga minsan ng 60 times ang laki at nasa kalahating milyong beses na mas mabigat. Ang pagiging sobrang liit at unequipped para makaligtas ng mag-isa ang dahilan, kaya ang tanging pag-asa ng lalaki na makasurvive ay ang pag-attach nito sa babae. Sa prosesong ito, mawawala ang mga mata nito at halos lahat ng internal organs maliban sa testicles. Ang circulatory systems ng dalawa ay magiging konektado at ang lalaki ay nagiging sex organ ng babae. Sa mahabang panahon, ang mga kawawang lalaking ito ay napapagkamalang parasites, kaya ang tawag sa mga kakaibang uri ng mating na ito ay tinatawag na sexual parasitism. Pero hindi sila mga parasites, sila ay biktima. Biktima ng ebolusyon na nagbigay ng hirap sa paghahanap ng partner sa isang madilim na lugar at naggawa ng masalimuot na solusyon ng pag-fuse ng dalawang sexes. Sa paraang yun, ang babae ay laging may lalaki kapag trip niyang magparami. Kung nakaabot kayo sa puntong ito, maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang bell notification dahil marami pa tayong videos na ilalabas dito sa channel. Hanggang sa muli, paalam! Maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina Star Sky Soraya, Verhel Morata, Jerry De Jesus, Armand Pili, Leo Abarte, Rolando Rosales Langmin, Raquel Ignacio, Hiki Chiki, Aldrin Bacordio, V4 Virgo, Roy Enot, John Chris Tuprio, Jason Palaming, Mark Alfred Pastorfied, Jake Pula, Jimboy Videos, Vince Mayo, Ramon James Poblador Jr., Ren Jeff Axie Gaming, Rebecca Tabas, Renren Prieto at kay Kawangis TV. Meron po tayong member content every week. Pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Ang sabi ni Jerome Salvador, kakaiba topic mo ngayon sir. Natawa tuloy ako. Nice. Olods, pero pasok pa rin naman to kasi sa science. At ang sabi naman ni Vladivostok, Lods, may helmet yung sandata kasi sasabak sa gera. Well, ibang gera ata tinutukoy mo, Lodi. At ang pangatlo naman ay kay Andy from Whitey Mapa. LT talaga tong content na to, pero at least may natutunan ka. Salamat, Lods, at kahit papano may napupulot na aral. At ito ang top comments natin sa nakaraang Monday video.